Good morning everyone! For today's video, isamahan nyo kung kumuha ng TIN ID. Matagal ko nang bala kumuha ng TIN ID kaso nagkaroon nga ng problema. Dahil nga yung TIN ID ko ay naka-address pa sa Lipa, Batangas kung saan ako unang nagtrabaho. At nung kukuha na nga ako ng TIN ID noon ay sabi nga sa akin ay kailangan ko magpa-change address, magpalipat dito sa Binian, Laguna. Dahil nga nagkaroon ng ganong problema ay nag-asikaso muna ako. Ang sabi sa akin ng una ng BIR ay kailangan ko daw mag-email doon sa dati kong address para na daw malipat dito sa Binian, Laguna. At syempre dahil nga ganun yung inabiso sa akin ay ginawa ko nga. Nag-email nga ako doon, tinataran ko na nga dahil hindi nagre-respond sa mga email ko. Pababa na nga ako ng tricycle at nagbayad na ako para sumakay uli sa jeep dahil dalawang sakay nga pala bago pumunta dun sa may BIR. Habang naglalakad nga ako na rin, hindi ko na nga nabuksan yung payong ko dahil nga nagbibideo ko habang naglalakad ako. Habang papunta nga ako sa kantor kung saan ang abangan ng jeep papuntang Umbria, Binian, ay dito ako mag-aabang ng jeep para makasakay papunta nga doon kung saan ako kukuha ng TIN ID. Buti na nga lang ay hindi na ako nagintay ng matagal sa pag-aabang ng jeep dahil nga pag ganitong oras ay mahirap nang sumakay. At ngayon nga'y pasakay na ako ng jeep. Sos ko, nagulat nga ako dito sa pamasahe, yung dating 20 pesos ay naging 23 pesos na. Ano ba yan? Nag-strike lang, tumaas na naman ang pamasahe. Minsan nga nagtataka na ako sa mga driver bakit magkakaiba sila ng singil kapag nasakay ako sa jeep. At dahil nga ngayon na nga lang uli ako bumiyahe, ay wala naman na ako magagawa kundi magbayad. Syempre nakakagulat lang dahil bilis naman tumaas ng pamasahe, parang kailan lang nung malis ako. Malayo-layo pa nga yung babiyahiin ko dahil nga medyo malayo yung lugar kung saan ako kukuha ng TIN ID. Excited pa nga ako dyan dahil nga sa wakas nakapag-change address na ako at ngayon makakakuha na ako ng bagong TIN ID. Yung TIN ID nga pala na bago ngayon ay yung color green na. Sa mga oras na yan ay malapit na nga rin akong bumaba dun sa pupuntahan ko. Nung pagbaba ko nga ng jeep ay hindi ko na nabidyohan dahil nga pagbaba ko ay dali-dali na ako naglakad dahil nga highway yun ay maraming nadaan ng mga sasakyan. At nung nakarating na nga ako dito sa Umbria ay dare-derecho na nga akong umakyat. Ayan nga yung escalator na sinakyan ko. Ngayon nga ipapunta na ako sa BIR kung saan ako kukuha ng ID. Medyo nagmamadali na nga ako nan dahil nga pagkakita ko dito sa may bandang dulo ay nakita ko marami na nga tao. At agad ko na nga kinausap ang guard. Pagkakausap ko nga sa guard ay sabi ko ikukuha ako ng TIN ID. Ang tagal namin nag-usap doon dahil nga daw may schedule na ang pagkuha ng TIN ID. Ang schedule nga na sinasabi niya ay Monday to Wednesday lang daw ang kuha ng TIN ID. At every Friday nga daw ang release ng ID. Eh ang araw na yan ay Friday. So sayang lang pala yung pagpunta ko dito ngayon, wala pala. Akong mapapala. Sobrang inis na nga ako nan mga oras na yan dahil hindi ko alam na may schedule na pala. Dahil noon last week na kukuha ako ay wala pa naman akong ganun na nalalaman na may schedule na pala sa pagkuha ng TIN ID. Dahil nga wala akong nakuhang TIN ID ay itatry ko naman tumaan dito sa Pag-ibig, magkatabi lang naman sila, kukuha sana ako o magtatry ako kung meron na uling kuhaan ng loyalty card. Pagkadaan ko nga doon ay agad kong kinausap yung guard kung meron na nga uling schedule ng pagkuha ng loyalty card plus. Sabi niya nga sa akin kailangan maaga yung pagpila o pagkuha ng schedule para nga makakuha ko ng loyalty card plus. At ang release nga daw noon ay sa July pa dahil nga marami nga daw nakuha ng loyalty card plus ng Pag-ibig ay marami na nga naka-schedule. Dahil nga tanghali na ako nakarating dyan ay hindi na nga ako nakahingi ng form para sa loyalty card plus. Kaya umuwi na lang din ako at dadaan na nga lang din ako dun sa may bayan kung saan kukuha ako ng boxer. O vaccine certificate, kukuha na nga lang ako nito dahil nga kailangan ko rin ito. Dahil nga naalala ko rin na hindi ko pa pala nakukuha yung e-Philippine ID ko or national ID ko. Na papel yung temporary lang kaya dinaanan ko lang din kasi nga meron din kuhaan dito sa may amin malapit din sa kuhaan ng vaccine certificate. At nung nakuha ko na nga yung temporary ID ko na photocopy, tinanong ko nga din doon kung pwede kong kuwanin yun sa anak ko. Oo daw, pwede naman daw kuwanin kaso kailangan nga daw yung barcode na binigay na papel nung nagpa-picture nga daw noon. Kaso hindi ko dala yun sa kanila kaya hindi ko na rin nakuha. At paakyat na nga ako ngayon sa third floor kung saan kuwaan ng box certificate.
Nilapitan ko nga yung guard at tinanong ko kung dun ba ang kuhaan ng vaccine certificate. Tinanong ko rin siya kapag ba kumuha ko noon ay nakalagay na rin yung booster. Dahil nga daw hindi niya sure kung kasama daw yung booster sa vaccine certificate ay mapumunta na nga lang daw ako doon para ako daw mismo ang magtanong. At paglapit ko nga doon ay nakita ko yung mga requirements na hinihingi nila bago kabigyan ng vaccine certificate. Kailangan nga pala nila ng Xerox ng vaccination mo at ng one valid ID. At nung naipasa ko na nga yung mga need nilang requirements para bago ka nila bigyan ng vaccine certificate ay nagintay na nga ako dun sa labas. Maya-maya nga ay nilapitan ako ng isang empleyado na nagbibigay ng vaccine certificate. Sabi nga nila sa akin ang maibibigay lang daw nilang certificate ay yung first dose at second dose pero hindi daw kasama yung sa booster. Kailangan ko nga daw yun ipa-update kung saan nga daw ako nagpa-vaccine ng booster. Sabihin ko nga lang daw doon na i-update nga daw sa system yung pangalan ko dahil nga not found ang nalabas. Nag-email na rin ako kung saan ako nagpa-vaccine ng booster. In-update ko nga rin sila na hindi nga ako naka-update sa system.